aking tatlo. Natapos mo na ang aking tatlo. Ibig sabihin nito ay parang tanong Francine at parang I did it my way. Natapos niya ang kanyang tatluhin sa tulong ng ating Panginoong. Ang ibig kong sabihin ni Pablo dito, tumakbo siya sa daan ng Panginoon. Wala lang siya ay tawagin doon sa daan ng Damasco. Huwag natin pagkakuhin ko doon. Mula sa araw na yun, nagbago ang kanyang buhay. Sa isang iglap, nagbago yung kanyang buhay. Nawala yung kanyang dating pagkatakot. Yung kanyang dating pagkatakot ng umuusik sa iglesia ng Panginoon. Umuusik sa mga Kristiyano. Sumasang-ayon sa pagpatay sa mga Kristiyano. Life was turned completely into 360 degrees. Kapag yung pinako, nagbago yung kanyang buhay. Nagbago sa isang buhay. Nagpatuloy siya sa paglalaw. Nagpatuloy siya sa paglingkod sa Panginoon. Kahit nakahirapan, pasakit, pagpawantan ang kamatayan, kahit nasa kuluhan siya, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa kay mundo, he is in the jail. Naging pagpapala pa rin siya sa mga iglesia. Malapit na po tayo. Alam niyo po, mga kapatid, masasabi na po sa Pablo na hindi ito matuloy. Napakahirap. Siguro, nag-alala rin si Pablo kung matatapos pa niya talaga yung kanyang takbo. Ngunit, habang sinusulat niya, mga huling sulat niya at imutilo, nakikita niya ng malaki. By the grace of God, makakarating siya sa pag-iisip. Pangatlo, lumakad siya ng may pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, iningatan ko ang aking pananampalataya. Nagpatuloy siya na nagpatuloy na nagpatuloy na nagpatuloy hanggang sa matapos niya ang kanyang tatlong. Tuloy, mas patuloy pa sa inyong kaisang sipon. Hallelujah, wala na siyang energy, pero nagpapatuloy pa rin. Nagpatuloy siya para sa Diyos hanggang sa kahit ang tulungan ng Roma, hindi nakapigil sa kanya para magpatuloy sa pagkakulong sa pagkakulong. Kaya sa pangatlong katanungan sa ating buhay, mga kapatid, ano ang nakatanggap mo ng pagkakulong sa pagkakulong? The second Timothy chapter 8, sabi niya, now there is in store for me the crown of righteousness. Dito po natin makikita ang pananampalataya ni Pablo na kumikinang na parang isang mamahalong tao. Isang balisay na ginto. Habang siya ay nasa kadiliman sa tulungan, kumikinang yung kanyang pananampalataya. Nagliliwanag yung kanyang pananampalataya. At pagkikiwag sa Diyos. Tayo, mga kapatid. Kapag dumadaan tayo sa pagsubok sa buhay, kapag dumadaan tayo sa pagkakas, sa mga problema sa buhay. Nakiliwanag na ang pananampalataya natin. Nakikita ba ng tao? Nakikita ba ng tao yung pagkatinis natin? Isa lang. Isa lang ang kasiguruhan ng sinasabi. Kapag nagtiga siya, kapag nanatili siya, nanatinis, mayroong kantimpala. Nakatanggap siya. Amen? Ito ay nakalagak sa langit para ako si Pablo. Isang malawakating kanipipala. Ano yung kanipipala ngayon? Ito yung puto ng katuloy.
Amen? Corona ng katuwiran. Hallelujah. Gusto nyo ba yun? Mag-iis po tayo. Mag-check up po tayo. And bilhin na po sa Pablo dito, keep on fighting. Keep on burning. Amen? Keep on believing. Hindi lamang dito ang buhay. Hindi na rin magtatagal. Pero ang tanong, anong dating pala ang kanila matatanggal? So bago po ako magtapos, gusto kong kung iwan sa inyo ang isang kasabihan na naway tumimo sa ating mga puso at isipan. Pagtapos po tayo ng pumuli sa ating pananampalataya. Ingatan po lang po ng mabuti ang ating pananampalataya. Ang ganding pala po na hindi isa't madala ako nakukuha natin po sa ating pagtitaga, sa ating pagtitiis sa mga bagay na mararanasan natin sa kanilang let us finish our way by the grace of God. Tapusin po natin ang ating pananampalataya na may pagtitiis, na may pagtitaga sa tulong ng ating Panginoong Kristo. Hold on to your faith, mga kapatid. Walang tao na walang problema. Walang tao na walang pagkulaan ng hirap. Lahat po tayo dadaan dyan. Sabi po, kita sa may tukol po tayo. Ito lang, kung may isa sa ilay nito, nag-iisip na ang malis sa buhay ng Kristiyano. Hindi ko alam kung may isa sa ito ay backsliding heart na. Narito siya ngayon, pero yung kanyang puso wala sa Panginoon. Hindi ko alam kung meron ka mong dito. Pero kapatid, ito yung paalala ng Panginoon sa iyo. Mag-iis ka hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas. Thank you.